In fairness. The biggest drama. Gusto ko maging masaya ka. The big brother to the rescue. Pinanggamo ang kapatid ko, kaya ko ginagawa to. The moment na agawin nyo ang Serena Del Mar, gold quest na rin ang babanggit. And the biggest announcement that you shouldn't miss. Please give a warm round of applause to Best World's new chairman and CEO. Sa big finale ng Mano Po Legacy, her big boss. The biggest. Magandang hapon sa lahat ng cast ng Mano Po Legacy, her big boss, at sa lahat ng mga mahal nating vloggers. Bago ang big finale ng Mano Po Legacy, her big boss, mamayang gabi, makakasama at makakausap po natin ang ilan sa cast ngayong hapon dito sa ating virtual vlog con. Isa-isahin natin para makapag-hi sila sa inyo. Let's welcome, unang-una, Bianca Umali. Hello po! Hello po! Ayun. And we have Kenchan. Good afternoon po sa lahat, especially po sa mga vloggers po natin na nandito ngayon. Thank you po sa oras and effort na samahan kami today. Thank you po. Salamat. Thank you, Ken. We have Miss Arlene Mulak. Hello, good afternoon, everyone. Good afternoon, Ms. Arlene. We have a Facebook friend ko, na hindi ko alam, na Facebook friend pala kami, Tyrone Tan. Hello, guys. Good afternoon. Salamat po sa pagbigay ng oras ngayong hapon. Hello. Ayun. And we have Fee Palmos. Wala po. Wala siya. And we have Jen Manikad. Hi po! Magandang araw! Wala ko ayun. Lalagnat ako eh. Sorry! Hindi halata kasi ano pa rin. Perky pa rin. And we have Lime Aranya. Hello po. Good afternoon. Thank you po sa pupunta. Ayun. And this afternoon, kasama natin ang mga vloggers. And we will have a Q&A. Para naman ma-hype natin ang big finale mamayang gabi. Unahin natin sa Q&A from gmanetwork.com si Miss Mara Ruiz. Mara. Hi, good afternoon everyone. Good afternoon, Miss Mara. Hi, Miss Mara. Ayan. So I think this is the question na nasa isip ng lahat ng nandito sa ating Zoom. So ano ba yung dapat abangan ng mga viewers sa finale? Syempre nakita namin na ano, parang sobrang complicated na nung story and we're coming to the end. So for you, ano yung dapat abangan ng viewers sa finale? So siguro let's start with Bianca. Yes, of course, ang dapat abangan po ng mga viewers sa aming show is kung paano ba magtatapos ang storya, kung ano ba yung magiging kapalaran o yung desisyon ng bawat karakter, especially ni Richard at ni Irene. Kasi throughout the series, nakita naman ng mga tao na hinahanap nila ang kung saan pupunta ang mga puso nilang dalawa. So I believe that they should watch out for that. Mag-meet ba yung mga puso nila or mag-iiba ba ng... mag-iiba ng direksyon silang dalawa. Thank you, Bianca. Ken, ikaw naman. Ah, yes po. Ito po kasing Mano Po Legacy, her big boss. It's a family-oriented show. And talagang ang nakakatuwa po dito sa teleserye na to ay talagang nag-focus din po talaga siya sa bawat pamilya. Pamilya ni Irene Pacheco, pamilya ni Richard Lim. And ang abangan po nila dito ay paano maaayos ang bawat pamilya. Because ang importante naman at the end of the day, masaya, nagmamahalan. Pero ngayon pa lang, dito pa lang sa pa-ending na, hindi pa rin alam ng mga tao kung anong mangyayari sa pamilya ni Irene Pacheco at pamilya ni Richard Lim. Especially, sa buhay ni Richard Dim at saka sa buhay ni Irene Pacheco kung anong mangyayari sa kanilang dalawa. Kung ang daming nga nagtatanong, ang daming ko nababasa sa social media accounts na grabe patapos na pero wala pa ring nangyayari kay Irene at saka kay Richard. Bakit ganun? So,
hindi talaga nila alam kung magkakatuluyan ba si Irene at siya si Richard o hindi, hanggang magkaibigan lang sila, hanggang mag-boss at hanggang magkatrabaho lang ba talaga. So ayan ang dapat nilang abangan. Maraming what ifs, maraming question, kaya dapat samahan nila kami mamayang gabi. Wow, thank you Ken. Parang ikagugulat ba namin yung magiging finale? Oo, ikagugulat nyo. Promise. Thank you, Ken. Thank you, Ate Mara. Thank you. Si Miss Arlene naman po. Same question din po, Miss Arlene. Alam nyo, maski ako, inaabangan ko mangyayari mamaya. Dahil sa totoo lang, I avoided reading the end of the script. So I just want to know what will happen. Kasi even Direct Easy, during our last taping day, he didn't tell us talaga kung anong mangyayari. So, abangan nating lahat yan. I am excited to find out also. Sabay po pala namin kayo. Sabay-sabay nating malalaman. Thank you, Miss Arlene. Si Tyrone, what do you think? Almost same naman din po sa mga sinasabi nila. Siguro para sana lang, abangan po natin kung paano maayos yung bawat problema ng mga pamilya. And yun, very exciting po yung ending nitong show nito. Thank you, Tyrone. Jem, how about you? Ayun, hi po. Kagaya nga sa teaser, big finale, abangan nyo ang big surprise, lalo na yung rivalry between the two brothers. Kay Raven at saka kay... Actually, yan yung inaabangan ko. Kay Raven at saka kay Ken. Ayan, kay TJ at saka kay Kenson. Tignan natin kung sino sa kanilang dalawa yung talagang pamamanahan ng daddy nila. And kung ano yung magiging decision ni Nestor, ni Irene at saka ni Richard. Sino ang talagang mananalo sa puso ni Irene? Yan ang aabangan ninyo lahat. Excited din ako actually. Kagaya ni Tita Arlene, ina-avoid ko i-predict yung finale. Kasi wala po ako sa last taping day. So, pero I have an idea more or less kung ano yung mangyayari. Na sana ganun. Yun lang. Abangan niyo po yan. Very exciting. So, meron kang ano, meron kang mga sarili mong manok. Ganun. Yes! Oo. Pero syempre, I think whatever is Irene's decision is I'm sure lahat naman ma-appreciate yan. Ayan. Tama. Thank you, Jem. And lastly, but not the least, syempre si Lime. So, yun nga po. Very excited nga po ako kung paano po magtatapos po. Kung magkakayos po ba yung problems ng family and of course, abangan na lang din po natin kung ano po mangyayari. Yun po. Thank you, Lime. At saka yung character mo, no, if a follow-up question ko na lang din. Kasi parang yung character mo si Marla, di ba? Parang gusto niya maging artista and then parang kung ano-ano din naman yung na-experience niya katulad nung parang merong sleazy na parang producer, ganyan. So ano, from Marla's journey, ano yung natutunan mo naman from your character? Natutunan ko po kay Marla, syempre, yung hindi po susuko kahit ano pong mangyari sa buhay niya. O ano po yung mga problems na dumadaan sa kanya na dadaanan niya pa rin yun. Kumbaga, yun po yung naging lesson niya sa buhay ko. At yun po yung natutunan ko kay Marla na dapat walang susuko kahit anong mangyari. Thank you, Lime. Yung next question ko naman po is, again, for everyone. Ano naman po yung mamimiss nyo about your character? And of course, working here sa Mano Po Legacy, her big boss. So, maybe we can start again with Bianca. Ayan. First of all, sa story siguro, ako mamimiss ko yung si Irene mismo. Because Irene is, well, everyone on set knows this, Irene is actually 100% a different person compared to who I am, compared to Bianca talaga in real life. And mamimiss ko siyang i-portray. I will miss her energy, her quirkiness, her yung ingay niya, yung likot niya, yung taas ng boses niya every time, yung pagtatakbo niya. It's Irene herself. I will miss portraying her. And of course, sa set, everyone, from my co-actors down to the whole staff and the whole production, lahat ng tao, despite
some of the struggles that we went through doing the whole show, lahat kami nabuo yung samahan na solid, lahat kami nagtulungan kami para makabuo kami ng isang napakagandang palabas para sa mga kapuso. And actually, when we were taping, I think a few weeks or a few days before the actual last taping day, hindi namin namalayan na grabe patapos na pala tayo. Because we remember the very first day that we all saw each other, which was our, I think, pictorial or look test. Tapos biglang last day na agad. So, mamimiss ko yung samahan namin. Mamimiss ko yung mga akla. Mamimiss ko lahat. So, ayun. Ayun ang ano. I will miss the show. Mamimiss din namin si Irene. Very bubbly Irene. Kenny, mamimiss ko. Sana magkasama pa kami ulit. Hindi mo ko mamimiss. Lagi naman tayo magkasama. Pero oh, nandis ko na yan si Ikay. So ikaw naman, Ken. At yun, same din. Mamimiss ko lahat ng mga baon ni Bianca Umali. Mamimiss ko yung... Ang dami kasi yung baon talaga ng mga pagkain. Tapos hindi na ako nagbabaon ng mga pagkain kasi sa kanya na lang ako kumukuha ng mga snacks. But mamimiss ko yung mano po. Yung buong mano po. And you know, lagi kong sinasabi, pangarap kong mapasama. Dati-dati kasi pinapanood ko lang yung mano po sa Metro Manila Film Fest. Buong family ko. Kasi bilang half Chinese, half Filipino, talagang nakaka-relate ako sa bawat kwento na inilalabas ng mano po. So, it's really an honor na mapasama at mapabilang dito sa mano po at ginawa pang serye. And co-produced by Regal Films and JMN Network. And mamimiss ko at talagang ite-treasure ko itong moment na to because in the future o sa pagtagal ng panahon, masasabi kong, uy, nakagawa ako ng mano po. At tulad na sinabi ni Bianca kanina, talagang nakakamiss yung buong cast. Kasi alam mo, Mara, hindi kami talaga, parang hindi kami nagtatrabaho. Like, kapag sila Tito Arlene, sila Mamang Pokwang ay magkakasama na, talagang parang laging may boodle fight. Laging may dalang mga pagkain, makikingi kami ng coffee, mainit na tubig. You know, yung mga moments sa mga simpleng ganun lang na talagang simpleng mga bagay na pinagsasaluhan namin, yun yung nakakamiss. And also, the whole staff. Naging madali yung trabaho namin because of them. The way they took care of us and the way na makisama sila sa bawat artista, sobrang na-appreciate namin. At araw-araw na-inspire kaming magtrabaho because of the environment. Very healthy yung environment. Sabi nga namin ni Bianca sana sa bawat production at sa bawat teleserye na magkakaroon tayo, sana laging ganito para masarap magtrabaho. And the same sa mga mamiss ko, yung mga tao, lahat from the production, from my co-actors, and mamimiss ko sila. Hanggang ngayon nga, nagme-message kami ni Direk Easy, nakakasepangs, na naglalabas na kami ng mga pictures namin, mga photos, ng mga moments na magkakasama kaming lahat. But, you know, at the end of the day, what's the most important thing is that nakagawa kami ng isang serye na ita-treasure namin at talagang masasabi namin na sobrang proud na proud kami. Thank you, Ken. Kita din naman namin kung ba't pinagkakatiwalaan ka din talaga. GMA and Regal. No. Salamat po. Salamat, Ate Mara. Thank you. Thank you. Si Miss Arlene naman po, what will you miss po? Well, with my character, I will miss the flamboyant Ate Adeng, her colorful outfits, her jewelry, colorful na ngayong outfit, may jewelry pa, curly hair, and her curly mind. And for the cast, they took it all, the words, they took it all from me. Everyone was fun. Everyone was kind to me. Everyone was willing to cooperate. Walang nagreklamo. Walang pabida. Everyone was very nice. Tapos I will also miss the quirkiness of Miss Pokey. Alam mo, every day talagang puno ng kwento ang araw. Kaya nagiging masaya ang Tenga moments. And everyone was just so nice. Thank you. Thank you for all of that.
Thank you, Miss Arlene. You really had fun, ano, in the shoot. Ayun. How about si Tyrone? For my character naman, siguro ma-miss ko yung ano, yung being the person na parating nagbibigay ng advice sa best friend niya. And, syempre, isa sa ma-miss ko yung pag-aayos ng kotse. sa set, kaya naman nag-aayos ako ng kotse yung habang nakikipag-usap kay Richard, ma-miss ko mag-aayos ng kotse. And, ayun, ma-miss ko yung buong cast. And, syempre, yung parati kong kasama sa eksena si Richard Lee, ma-miss ko rin. And, yun, buong cast and buong staff na sobrang bait, sobrang light kasama, sobrang light ka-work. Yun, ma-miss ko po silang lahat. And, sobrang enjoy ako nakasama ko po sila sa Mano Po. Actually, nababasa nga namin sa comments na parang they wish that they had seen more of the cars. Kasi parang mga vintage or like mga muscle cars yung pinapakita. Pero hindi siya masyadong nabigyan ng pansin, ano, when you're fixing na ganyan. Yeah, baka kasi masira ko daw habang inaayos ko eh. Oo nga naman, ano, vintage pa naman siya. Mm-hmm. Ayun, anyway, thank you, Tyro. Si Jem naman, what will you miss? Yan. Ako po, on cam, mamimiss ko yung mga, ano, yung mga outfit ni Solen. Yung mga accessories. Kasi, this is my first serie. Tapos, talagang akong-ako yung character. Tapos, akong-ako din yung visual. Like yung sa pagdadami, sa accessories and all. So, mamimiss ko yun kasi laging pag binibihisan ako ng wardrobe, sabi ko, oh my gosh, gusto ko to. Ang ganda, gustong-gusto ko to. Bet ko talaga to. Mga pasabog yung mga damit ng Solene. Tapos, isa sa mga pinaka-mamimiss ko talaga, yung off-cam na tawanan, kwentuhan, like before mag-take, meron mo ng ano, mga small talk, ganyan, may mga deep talk, like si Bianca, si Kelvin, and also si Ken, ganyan. Ako, dun ko nga mas nakilala, like minessage nga si Bianca, sabi ko, Bianca, sobrang dami ko natutunan sa'yo. As in, akala ko, you're just a small and simple girl, sobrang grabe ka pala, kasi mahilig ka magbasa ng libro, nang ganyan si Ken, ang tawag na lang, talk show, yung itutulog na lang niya, ikukwento niya pa. Ganyan. Tapos, what else? Yung mga food. Sabi ni Ken, ang dami daw baon ni Biancang food. Actually, siya din. Kasi masarap magluto yung lola niya. So, every time yung lola niya, nagbabaon sa set. Pinagahati-hatian namin lahat yun. Plus, ano pa ba? Yun yung bonding. Sabi ko nga, nung last taping day namin, nagkagulatan kami. Kasi May 30 ng last taping day namin, bumulong pa si Bianca. Sabi niya sa akin, o, sepangs ka na naman. Sabi ko, oo, parang hindi ko alam kung magkakatrabaho pa tayo. Pero sobrang na-enjoy ko as in. Yun lang po. Salamat. Thank you. The friendships talaga, no? You. Thank you, Jem. Si Lime naman, what will you miss? Yung una po, mamimiss ko po yung character ni Marla. Lahat po sa kanya. Yung pagiging makulit niya, yung pagiging positive niya na magiging ganito ako, magiging sikat ako. Well, parang wala siyang pakialam kung ano mangyari. And tsaka siyempre, mamimiss ko rin po lahat ng cast and ng staff. Kumbaga parang family na po yung turingan namin lahat. Para, wala pong nali-left out po sa amin. Kasi napaka-caring nila, napaka-bait nila. And of and all. Yun po. Thank you. Thank you po sa inyong lahat. Thank you, Lime. That's it for me. So, ipapasa ko naman kayo sa next na magtatanong. Thank you, guys. Para. Thank you very much. Nauli akong kumakain. And from gmamenetwork.com, move on tayo sa glitch.ph with MJ De Leon. MJ. Hi, Mo. Hi, Tin. Hi, everyone. Good afternoon. Kita na naman tayo, kaya no, twice a week. But my first question is for Bianca. Mag-wrap up na yung first, tama ba? First on-screen partnership mo with Ken? Tama ba? Yes. How will you summarize it, Bianca? How will I summarize it? Wow, that's an interesting question. Siguro I will summarize it by describing it as an experience that was full of love and support. Kasi kaming dalawa ni Ken, we have been friends for a long time before
we actually got this project. But then when they announced that we are going to be working together for this, we never thought that yung level of friendship that we both have now compared to before we started, hindi namin inakala na aabot kami sa ganito. I honestly can say na I have found a best friend. And si Ken yun. Iba yung pagmamahal ng kaibigan. Iba yung alam mo na merong taong handang sumuporta sa'yo at sumalo sa'yo. Ano man yung pinagdadaanan mo, ano man yung nangyayari. And yung willing na sabayan ka sa hirap at sa pagod, yun ang proud ako na naging kaibigan ko at nahanap ko si Ken. Kasi I, for people who know me, I have very few friends lang kasi talaga because I myself am such an introvert and I am not really good at, you know, socializing with people. So sobrang pilit lang talaga. And the fact that I can say this about Ken, it really means na I really found someone who is very close to my heart now. So the experience working with Ken was just wonderful. I wish for this actually, ilang beses kong na-mention na sana makatrabaho ko si Ken. But then, sumakto na siya din pala nagsabi siya na gusto niya ako makatrabaho tapos naibigay nga sa amin tong mano po. And then, everything began from there. Everything was just happy lang. Happy lang. That's the operative phrase. Happy lang. Thanks, Bianca, and congratulations. I'll give Ken a chance to respond to that naman sa mga sinabi ni Bianca. Grabe. Ken, naiyak ka ba? Naiyak ako, hindi ko alam kung bakit. Tignan mo. Emotional si Ken. Hindi, ano, sa hindi ko akalain na makakahanap ako ng isang tao na, you know, MJ, dito kasi sa showbiz, hindi ko naman sinasabing wala kang maging kaibigan, pero mahirap makatagpo ng isang tao na totoo sa'yo. And I'm so thankful and blessed na nahanap at nakita ko yan kay Bianca. And si Bianca ay masasabi kong pinaka close ko, hindi lang sa showbiz kundi pati sa personal na buhay in real life. At nang sinabi niya na she found a best friend in me, sobrang na natunaw ako doon, Kikay. Hindi ko alam. ang sarap pakinggan. And ganun din ako sa kanya. Lagi ko namang sinasabi yon kung gaano ako ka-proud at kung gaano ko siya ka-love bilang isang tao, hindi bilang isang Bianca Umali. And minsan nga nag-message ako sa kanya. Sabi ko, nung gabi, hindi ko alam kung naalala pa niya. Ang sarap pala sa pakiramdam na meron kang isang kaibigan na sobrang proud na proud ka sa lahat ng ginagawa niya. At talagang susuportahan mo siya sa lahat ng gagawin niya. Naramdaman ko yun, MJ. Naramdaman ko yun kay Bianca. And sabi ko, sobra akong proud sa lahat ng mga gagawin niya. And kahit na ito na yung last na project na pagsasamahan namin, mas lalalim at lalalim pa yung relationship naming dalawa because ganun namin kamahal yung isa't isa. Yung pag-sharing namin ng mga bawat kwento namin sa buhay, lahat na yata alam ni Bianca tungkol sa akin. At ganun din ako sa kanya. At sobrang swerte ko dahil meron akong isang taong itetreasure pang habang buhay. And it's Bianca. Ayun, ramdam naman namin yung sincerity, no? Thanks, Ken. Thanks, Bianca. Siguro may spin-off tayo. Mano po legacy, my best friend. Ganon. Lagi kaya sinasabi. Grabe yung naming friendship ni Ken na yun yung siguro ngayon lang din namin na experience parehas na ang sarap sa puso na meron kang kaibigan na ipagmamalaki ka rin eh. Yung hindi kayo madamot
sa atensyon ng isa't isa. Yung you will support everything, as in everything. Para basta ikasasaya ng isang tao. Ganon. Kahit na, Kikay, kahit na minsan na-upstage kita sa pagkanta mo. Kahit na madalas ina-upstage mo ko, kakanta ako sa second voice mo nang napakalakas, ba? Pero okay lang kasi kung... So, ganon. So, ang sarap lang na yung ipagmamalaki niyo yung isa't isa, I think it's the friendship that lifts each other up. Yun yung the right description for it. Yun, nakakatuwa naman. Thanks, guys. My next question is zooming in naman sa roles nyo dito. This is for Ken-chan. Kasi diba yung role mo dito as Richard Lim. You fell in love with an employee na si Irene Pacheco, which is, you know, Bianca's character. In real life, Ken, you're an entrepreneur and meron kang minamanage ng mga tao. Do you think as Ken-chan that could happen too? Fall in love with an employee or a subordinate? You know what? Walang imposible, MJ. Ganun din yung kapag tinatanong na possible ka bang may love sa isang fan. Alam mo, nangyayari yun sa totoong buhay. You know, ang love naman talaga, walang pinipili. Kahit sino ka pa, kahit ano ka pa, as long as you love the person, talagang hindi mo mapipigilan at makokontrol yan. So, I'm not closing my doors na ma-in love sa mga employees. But you know what? As an owner and as a president of Cafe Clause of this company, as much as possible sana hindi, you know. Mahirap din talaga. Ayun ang isa sa mga natutunan ko dito sa teleserye na to. You know what? Tama ka na, halintulad ko, nakikita ko yung sarili ko kay Richard Lim bilang owner ng isang company na tama na ang hirap palang umibig sa katrabaho mo. Lalo na kayo yung laging magkasama. You know, maapektuhan at maapektuhan din kasi yung trabaho. And you know, nakalagay sa mga kontrata eh. Nakalagay sa mga kontrata na bawal ka talaga ma-in love. O yung mga employees magkaroon ng someone dun sa company. Minsan nakalagay sa kontrata talaga ng isang company. Because as much as possible, we really want to work mas yung professional lang talaga. Pero minsan kasi hindi mo talaga may iwasan. But kung as much as possible, kung kaya mong wag ma-in love, much better because mas maganda yung environment. Kasi kapag nagkaroon kayo ng problema, kuwari naging kayo, tapos magkasama kayo sa trabaho, tapos nagkaroon kayo ng away, maapektuhan at maapektuhan yung trabaho ninyo. Hindi pwedeng hindi. Ayan. Gets ko naman yung part na may conflict of interest. Pero at least, di ba, possible pala na isang Ken-chan yun. Yo naman. Thanks everyone and excited kami sa finale tonight. Congratulations. Thanks mo. Thank you, MJ. MJ, thank you very much. And from MJ, punta tayo sa Chicanes Alb with Albert Abilido. Albert. Hey! Mabuhay! Thank you, Elmo. Congratulations, everyone. Hi. Thank you, Albert. Thank you for giving us parang a teleserye na maraming surprises and challenges, especially sa character ni Irene. Ayan, so nakaloka yung mga struggles ni Bianca. Yes. Lalo na yung tipong pa-engage ka na tapos mag-break kayo dun sa ayoko mangyari sa alam mo naman yun. Hindi lahat ng nag-engage at kinakasal ay alam na. Okay. Anyways, to the cast members, especially muna kay Arlene, Jem, and Lime, and of course kay Tyrone. What do you after doing this series, ano sa tingin ninyo yung na-contribute ng series na to for you as an actor? Na parang you'll credit the series for that. Miss Arlene. May ganun pa ba? Kahit parang ganun pa? Alam mo, for me kasi, no, in every project that you do, you learn kasi to all the more na you learn to
be more accommodating to everyone. Kasi iba-ibang, isipin mo yan ha, iba-ibang ugali yung nakakasama mo ng ilang buwan, alam mo yun, to accommodate people who you don't really know is such a big project, kumbaga, di ba? Kumbaga, hindi ganun kadali. Pero because nga, these people who you always get to work with, like sila Ken and sila Bianca, everyone, they all try their very best also to put their good foot forward. So, it becomes easy for everyone. That's what you learn every time you do a project. Yung bang, you always try to be the nicest that you can be. And this is, ano, this nababalik yan sa iyo tenfold, 'di ba? Kung anong pinapakita mo sa iba, siya ring babalik sa iyo. So that is what you learn every time you do a project with people you have worked with and first time mong makakamakak. Sunod lang, Miss Arlene, kasi somehow this is a new work environment for you, di ba? Kasi because you've been doing projects from other channel. How was it na yung ganitong klase? Everyone was nice nga eh. At first nga, medyo ninenervous ako kasi, wow, it's been so long nga. Sabi ko sa'yo, it's been... Ewan ko, pati hindi ako napupunta dito sa GMA. So first time ito and I'm very happy to work with them. It's the same everywhere, alam mo? Lahat ng tao kasi mababait. I think that's important kasi when you go to work, importante to put your best foot forward. Hindi ka pwedeng yung magpakita ng asikat ako, ano ko, ganyan-ganyan. Everyone was just so nice. It's the same everywhere and I appreciate that. Na everyone is very nice and kind. Thank you again. Miss Arlene Jam. Ayun po. Sa akin, kagaya ni Tita Arlene, no, this is my second project po kasi na medyo matagal-tagal bukod po sa Daddy's Girl. So parang number one, natutunan ko na paano ba. Sa Daddy's Girl kasi medyo loud ako eh. Naka-cosplay ako, so lagi akong pasigaw. Talagang very flamboyant. Dito sa Mano po, natutunan ko na yung kailangan balanse ka lang. Hindi mo kailangan mang-upstage, hindi mo kailangan maging lamonera, sa pawera all the time. Kasi as you go along with the story, parang dun mo marirealize kung ano talaga yung character mo. So may times na tahimik lang ako, may time dun na parang very tame lang ako, ganun. Sinasabayan ko lang yung mga kasama ko sa eksena. In-explain nga sa amin ni Direk Easy, sa isang scene, sa isang show, hindi mo kailangan magpabongga, sisirain mo yung eksena, kailangan sabuyan mo lang yung mga characters, kailangan na intindihan mo lang yung scenes nyo. So feeling ko yun yung isa sa pinaka nakakontribute sa character ko as an actor. So parang natutunan ko na, okay, I have to adjust my role sa Daddy's Girl papunta dito sa Mano po. Na kailangan pala, hindi all the time, hindi ka kailangan loud, kailangan may tame moments din, kailangan balance ka lang, ganyan. Tapos in reality naman, sabi ko nga kay Direk Easy, nung sinulat yung si Solen, kasi may boyfriend siya doon, so sabi ko, in real life, sabi ko, ah, okay, ganun pala, hindi pala dapat utu-utu ka all the time. Kailangan natututunan mo rin, nakilalanin mo na yung tao na mamahalin mo. Kailangan matutunan mo na kailangan equal yung pagmamahal niya sa isa't isa bago mo ibigay lahat. So ayun, tapos one thing kagaya nga ng sinabi ni Tita Arlene, dito kasi sa Mano po, I am one of those very lucky na kahit saan ako mapunta, sobrang babait na mga kasama ko. Tinatanong ako ng mga friends ko eh. Sabi lang, oh, how was it working with that team? Sabi ko, sobrang okay. Sabi ko, wala na akong masasabi pa. Ang swerte-swerte ko. Talaga, sin. Kasi ang babait na mga kasama ko sa Mano po. Walang padiba. Si Ken, si Bianca, halos nagkasakit na lang during the taping day namin sa mga set. Pero dire-diretso pa din sila as kid. So, sabi, napaka-workaholic na mga batang yan. Yun lang po. Thank you so much. And for sharing. Lime. Yun po, yung na-contribute po ng character class na. Kumbaga parang, nai-improve ko po yung acting. Parang, kasi yung una nan-nervous po ako kasi pumakit ang artist na kasama ko and ako parang medyo baguhan lang po eh. Pero as tumatagal po, mas naging comfortable po ako sa character ko and syempre sa tulong din po ng ibang cast. I'm very happy din. Kasi sobrang babait po nila. Hindi ka po mali-left out kung nagpupuhan po sila and yun po. Thank you. Thank you, Lime.
ang swerte mo, di ba? Kasi may, as newbie, naranasan mo yung ganyan. Thank you, Lime. Tyrone. For me naman kasi, this is my first project then, first big project. And siguro, I really consider this as a stepping stone for my career po. Tandang-tanda ako pa nung first taping day ko po. Parang mga 5-6 sequences agad, dire-direcho. Kasama ko si Ken. First time ko rin siya makakasama. May sobrang kabado ako. Tapos, alam mo yun, na parang on the set, binigay niya lahat ng binigay niya yung galing niya. So parang kailangan kong i-level up din yung sarili ko para, alam mo yun, makasabay ako sa kanya. So, ayun, yun parang natutunan ko na mabigay ko din yung acting ko ng na practice ko din ng maayos yung acting ko. And yun, ang natutunan ko naman sa show na to is pagiging pakikipagkasama, pakikisama sa lahat. Lalo na sa mga staff, sa co-actors, kasi walang mataas or mababa dito sa show na to. Yun lang. And I believe you deliver, Tyrone. Yeah. Congrats. Thank you so much. And kay ano naman, kay Bianca and kay Ken, ganyan. So, I'll have my question different lang. Kasi somehow, di ba, parang it involves like workplace relationship, yung mga ganyan. And apart dun sa workplace relationship, para silang may pinanggagalingan na past na they wanted to parang i-heal, yet they move forward ng sila na bago ganyan. Kayo ba na bago ng show na to yung the way you see relationships and the way you also build relationship with your workmates? Handang-handa na si Kikay. Kaya mo yan, Kikay. Alam ko may sagot na siya kagad. Nakita ko yung mata niya eh. Medyo nag-spark ng konti yung mata niya. Sige, Kikay. Sagutin mo yan. Ikaw ang bang bago sa akin. Okay, nakikita mong nag-spark kasi pero... Oo eh. So yes. This show has definitely changed some perspectives of mine regarding... how to handle and build relationships with your workmates, not only story-wise, but actually even off-cam. When we finished the show, actually, sinasabi ni Ken and ni Direk Isi sa akin na, alam mo, Bianca, dito sa show na to, nag-bloom yung personality mo. Na, I don't really understand kung saan or kung paano, pero sinasabi nila na you should stay that way kasi mas lovable ka ng ganyan ka. I think kasi on and off cam, ang dami kong natutunan sa kung paano makitungo sa tao. Kung ano pa man yung nangyayari sa paligid mo, you learn how to sustain a relationship. You learn how to sustain your connections and you learn how to communicate wisely and properly with such respect for each and every person. So na-realize ko yun while doing the story itself sa pinagdadaanan ni Irene with Nestor and with Richard and with everyone else na nakapaligid sa kanya, like Princess, yung office mates, yung mga best friends ko, yung mga akla. Kung papansin mo kasi, iba-ibang level of relationships and communication and comfort yung meron tayo sa bawat isang tao. Kasi hindi naman lahat ng tao ka-close natin, hindi rin naman lahat ng tao alam kung sino talaga tayo sa totoong buhay. And I think it applies as well in real life na ang tagal, we were doing this show for I think 3 months na halos araw-araw kami magkakasama na alam namin lahat kung ano ang nangyayari sa isa't isa sa buong set. And nandun kami para umalalay sa isa't isa. And that was what I loved about my co-actors. Na we knew that we were all a team. Na we were all one for the show. And ang sarap magtrabaho kasi hindi, tama yung sinabi ni Tyrone earlier na walang artistang mataas or mababa dito sa amin.
alam namin lahat na nagtutulungan kami. Alam namin ang show namin ito. And that is how we all delivered as a team, not as individuals. And I learned so much from my co-actors as well kasi kahit na sobrang tahimik kong tao, they talk to me, I talk to them. Sobrang patient namin sa isa't isa. So, yes, this show has indeed changed some of my perspectives regarding, you know, relationships. Thank you, Bianca, for sharing. Pero Bianca, sundot ko lang, sa tingin mo itong show na to, nasa anong phase ng career mo ngayon yung show na to? I think this show, I can describe it sa buong career ko as an icebreaker. Kasi people have seen me ever since I started into the characters that I have done, which is usually serious stories, drama, or action. So talagang yung mga storya na kumbaga may mabigat. As to here, kung paano ako napanood ng mga tao dito sa Mano Po. This is actually my first time to go on full comedy, to go on this positive, energetic na malikot na madaldal. So this is really my first time portraying such a role and even, you know, accepting a story na ganito. So it was very nerve-wracking for me at first. Sinasabi ko nga na this is definitely out of my comfort zone. I always thought that doing comedy is something easy na kasi yung simpleng tumawa ka lang, comedy na yon. Simpleng mag-joke ka, comedy na yon. But hindi. I actually learned sa show na to a lot of things. And comedy is actually a different animal compared to doing drama. Na masasabi ko, I've also mentioned this to my past interviews na yung drama is indeed my comfort zone. Etong comedy was something na I was really scared and nervous to do. Na dito, ito yung mas natakot akong gawin compared to sa mga nagawa ko na mabibigat na story. But I'm very thankful kasi nagawa ko siya. Yeah. You deserve a pat on the back for that. Thank for you very a very good much. Performance. Thank you, Bianca. Congrats. Ken. Yes, Albert. You know, ito kasing Mano Po Legacy. Ang story niya umiikot about love. It's about the general love. Love about friends, love about family, love for an intimate relationship on a special someone. You know, dun sa tatlong aspeto ng pagmamahal na yon, ang dami kong natutunan. Sabi nga ni Kikay sa akin, sabi ni Bianca, isa sa mga natutunan ko sa kanya, love isn't enough. Hindi enough ang love. Kaakibat niyan ay yung trust, kaakibat niyan yung respect, yung time. And na-realize ko na, oo nga, tama, hindi enough ang love para mahalin mo ang isang tao. Pamilya man yan, special someone, or friends. Hindi enough yung love. Hindi ko naman sinasabi na hindi importante ang love, pero hindi sa lahat ng pagkakataon ay puro love. You really have to exert effort na bigyan ng time yung tao na yon, na bigyan ng importansya at bigyan ng i-treasure mo. And you know, ayoko rin naman sabihin na hindi nakakatulong yung money, but you know, really, it's not really important. Money, dito ko natutunan, nakita ko sa bawat istorya ng pamilya na hindi importante ang pera sa isang relationship. Maybe it's just 5% out of 100, but really the 90% is about love, time, and effort, and doon mo may papakita yung pagmamahal ng isang tao. Doon mo mararamdaman. At yun yung isa sa mga natutunan ko at na-apply ko siya sa totoong buhay. Na-apply ko siya sa akin. The way nag-iba yung point of view ko, yung perspective ko pagdating sa mga relationships ko especially with my friends. Dati-dati, sinasabi nga ni Kikay sa akin, ni Bianca, ang dalang-dalang mo mag-reply, hindi ka nagre-reply, bakit ganyan? Tinuturing mo ba ako, kaibigan? But you know, yun yung isa sa mga na, yung mga simpleng ganun, yun yung isa sa mga natutunan ko na
kailangan mong bigyan ng importansya yung tao. Hindi porket kaibigan mo na siya at alam mong importante ka sa kanya, hindi ka na magre-reply. Porket you feel secured already na kaibigan ko to, hindi. Kailangan mong sumagot, kailangan mong mag-message, kailangan mong ipaalala sa kanila from time to time kung gaano sila kahalaga. Not only sa mga kaibigan mo, but also sa family mo and sa intimate relationship mo o sa special someone. So yun yung natutunan ko at na-apply ko, and thanks to Mano po dahil nabukas yung isip ko sa ganong sitwasyon. Thank you, Ken. Oh my God. Parang napareflect ako dun sa pera part. Parang pera nag-rule sa akin. Eme lang. Hindi. Wag, Albert. Oy, congratulations, Ken. Congratulations, everyone. Thank you, Albert. Salamat. Thank you, Elmo. Thank you, Albert. And from Chicanas Avenue, we go to Nolo Lopez TV. With Nolo. Thank you so much, Elmo. Yeah, my first question goes out to Ken Chan, ng napakasalam nating Lodi. Of course, you have done some hosting jobs on GMA. Thank you, Nolo. Like, yeah, just like The Clash, no? I was also part of GMA The Clash Season 1. Hindi lang tayo nag-abot. But, yes, but if GMA would give you a chance to host again or to act again, alin yung pipiliin mo, acting or hosting? And why? Ang hirap naman nun, Nolo, kasi pareho kong love ang hosting at ang acting, you know? Isa lang. Siyempre, dun sa acting, Nolo, number one love ko talaga yung pag-arte. You know what? May isa-share lang ako. Tinanong ako ni Direk Gina Alhar before. Sabi ni Direk Gina Alhar sa akin, bakit ka umaarte? O bakit ka nag-artista? Yun yung tanong niya sa akin. Alam mo ang sagot ko sa kanya? Bata pa ako nun siguro. That was 2011. That was a decade ago. Isang dekada na. So, hindi ko pa alam kung paano sumagot. Ang sabi ni Direk Gina Alahar sa akin, bakit, tanong niya sa akin, bakit ka nag-artista? Ang sagot ko sa kanya, Nolo, kasi gusto ko pong kumita ng pera. What a disappoint siya dun sa sagot ko. Sabi niya, that's a wrong answer, Ken. That's a wrong answer. Kung iyan ang answer mo, kung yan ang core mo dahil gusto mong kumita, maghanap ka ng ibang trabaho. This is not a job for you. And then sabi ko, I'm sorry, Direk Gina, bakit po? Because ang tamang sagot doon is that pag tinanong ka bakit ka nag-artista, is because it's your passion. Dahil gusto mong i-share yung talent mo at gusto mong maka-inspire ng ibang tao. That's what acting means. And in-apply ko yun, hindi ko nakalimutan yun, Nolo, sa hanggang ngayon. At yun yung tinandaan ko talaga na tama nga naman, hindi mahalaga yung kinikita mo. Hindi ko naman sinasabing huwag natin pansin yung kinikita. You know, we're doing this because also, hanap buhay din to. But the most important thing here is that yung acting, kasi as long as may nai-inspire ka na ibang tao through your talent, at meron kang nahahawakan na puso ng mga viewers, yun yung prize doon. Yun yung true meaning kung bakit ka umaarte. And that's why naging number one love ko yung pag-arte, because I'm just very thankful and blessed with GMA7 because nabibigyan po nila ako ng pagkakataon na gumawa ng mga teleseries. Tinatawag na nilang advocaseries dahil like LGBTQ community, about autism, about mental health problem. Nagawa ko itong mga teleserye na ito, and in a way, nakatulong tayo sa mga kapuso viewers natin na bigyan sila ng idea kung ano ba yung mga storya ng mga tao, ng mga iba't ibang mukha ng mga pinlay ko na character. And yun pa lang, masayang-masaya na ako doon. And that's why it's you know, acting is really a passion for me. And maswerte ako dahil in a way, nakakatulong tayo sa ibang tao, sa mga kapuso natin in our own little ways. But you know, hosting, hindi mawawala yung hosting sa puso ko. I love hosting too, but kung pipili ako ng isa, it's going to be ano po, yung pag-act. And I can say, Ken, you're a very versatile actor. So congratulations, lalo na dito sa Mano Po.
Thank you, Nolo. Salamat. Thank you, thank you. Salamat. Ayan, syempre, my next question goes out to Miss Bianca, no? How does it feel na every year na lang nabibigyan ka ng opportunity ng GMA to have a project? You know, not everyone would have that opportunity. Well, I have no other words to say, actually, but only thank you. I have been very lucky and blessed to have been given the continued support and trust by my home network, GMA. And hindi ko inakala ever na magiging ganito ang pagmamahal nila sa akin. Kung paano ako nagsimula, simple lang naman, hindi ko naman inakala na madidiscover ako, na magugustuhan nila yung pag-arte ko. Hindi ko naman inakala na makikita ng mga tao yung pagmamahal ko para sa kung ano yung ginagawa ko. And now that I am here where I am, wala akong ibang masabi kundi maraming salamat lang. Kumbaga, I am very content with everything that I have been blessed with already, on and off cam. Yung iba pang ibibigay nila, sobrang bonus na lang para sa akin. Talagang mahal na mahal ko yung ginagawa ko and mahal ko yung network ko, syempre. Pero I am very contented. I could never even wish for more. Kasi nabigay na nila sa akin and in fact, sobra-sobra pa yung mga nabibigay nila. And may mga ibibigay pa. So alam mo yun, yung, I think it's the contentment that I have and I'm very happy with where I am and with my network. And I could say that you are a very grateful actor. Bianca, that's why the Lord is blessing you more. I hope that you will stay like. Salamat. Thank you very much. And for my last question, it goes out for Lime and Tyrone. How did you overcome shyness and nervousness since mga baguhan kayo? And how was the experience of being with the seasoned actors in the set? Na-overcome ko po yung shyness ko po. Siguro do kapag nakakausap ko po sila. Kumbaga parang through small talks lang po, nakakausap ko po sila. And naging comfortable naman po ako. Yun po. Thank you. For me naman, how I overcame my shyness and yung parang takot ko sa towards the series is tulad nga na sabi ko kanina, lahat dito sa set, sa cast is very nakikisama sa lahat. So alam mo yun, parang hindi ka kakabahan kapag lahat ng tao nakikisama sa iyo. And of course, with my co-actor, sobrang light nila kasama. And I've been, you know, observing them how they act also. So from them, natututo ako sa kanila. So yun, medyo na-overcome ko rin yung parang shyness ko and parang takot ko na baka magkamali ako or baka pangit yung mabigay ko. So, ayun. Alright, maraming salamat, Lime and Tyrone. And looking forward for more projects sa Kapuso Network na makita namin kayo. Thank you so much, Tin and Elmo. Thank you. Thank you very much, Nolo. And from Nolo, we go to Pinoy Screen and Stage with Trixie Dawes. Trixie. Hi, ako na pala agad. Dahil ako. May bago pa sa akin. Wait lang ah. On ko lang tong 5 seconds. Anyways, hi everyone. And congratulations. Diba, top rated show ito. At finally, diba, magtatapos na siya. Okay. So, tingnan natin nag-work. Ayan, hindi ko pa na-change yung background. And so my first question is, actually medyo binago ko yung questions kasi naumpisa narinig ko yung pagsasalita ni Ken about pets and businesses. So I guess, my first question is for everyone. If you're gonna go into a business venture after this, I mean, ano yung business na mapipili nyo and bakit? I'll go for it.
Sige, Bianca na lang yung una. Hello. I love your okay. makeup. Thank you. I'm currently in a shoot, so sumakta na nakaayos. But your question about what business we are interested in going into after the show. Am I correct? Yes, yes, yes. Yeah. Okay. So I am currently doing my businesses already. Mm-hmm. I was able to open our company during the show. So I currently have two companies. One of my businesses are two companies called Contrast Social and Transcend Studios. So we focus on social media and content making kasi we know naman how almost the whole world revolves around the internet, around social media, around content making, and that is where we actually do our businesses. You know, tayo mga artista, kayo mga journalists, and everyone else. Everyone is on the internet. Everyone is on social media. So both my companies, first Contrast Social, is about reading analytics for certain clients. So for example, I myself am a client of my business as well. Mm-hmm. So we have read yung analytics side of my accounts, all of my accounts, that from Facebook to Instagram to Twitter to YouTube. Mm-hmm. Even when you search my name on Google, we even read that. So it's that specific. We go that far and that deep into reading the analytics side of yung social media. And then from there, kung ano yung kailangan, so kung makikita namin kung ano yung mga kailangan kong gawin, kung ano yung mga mali kong ginawa in the past, mapaplan namin kung ano yung stepping stones or yung plans para mag-move forward yung mga accounts ko or yung presence ko on social media, whatever it is that I need to do. After reading the analytics, kung paano ko i-execute yung nabasa namin or yung nakita namin sa analytical side of the social media reading, that is where Transcend Studios, the other company, comes in, which is a production house. So Transcend Studios, for everyone who is aware, I just started on YouTube. And Transcend Studios is the production that shoots all of the videos of mine. So we have our equipment, and then we also do the content planning, kung ano yung next na vlog na gagawin namin. So yeah, yun yung dalawang part of the business that I'm into. I'm also am part owners of other businesses, but I think etong Transcend and Contrast Social is what I am very proud of because I am one of the board leaders of this and one of the co-founders of both companies. Mm-hmm. Wow. Amazing. Para siyang Alexa, no? Analytics, ang galing. Parang ganun. It's very parang inuunahan na namin yung future kasi doon na rin naman papunta eh, you know, yung analytics and metaverse, malapit na rin namin pasukin. Yeah. So that's, you know, it's really going into the future. Baka mamaya maging Elon Musk of the Philippines ka. Na babae. Yeah. Awesome. Sige. How about Ken, aside from Claus Cafe, do you have any other ventures na gusto mo pang pasukin? Meron kaming plano ni Kikay eh. Yes, meron. Meron kaming plano ni Bianca Umali. Actually, meron kaming gagawin business ni Bianca. pero Pet hindi pa cafe. Namin alam kung... Ano po? Pet cafe, hindi noon. Hindi siya cafe. Hindi siya cafe. Eh. Pero pet related. Oh. Pero... Basta meron. So, yes. Actually, sabi namin, after ng Mano Po, planihin na natin. Actually, dami namin pinagpilian ng mga business. Pero, definitely, magkakaroon kami ng business ni Bianca. Hindi pwedeng hindi. But, pinipili lang namin talaga kung ano po yung swak sa aming dalawa. So, hindi namin alam kung tatahakin namin yung food ulit and or a production, hindi namin alam. Basta gusto kong magkaroon ng business with Bianca. Yes, diba? Kenny, matutuloy yan.
Yes. Masashare namin sa inyo yung mga plano namin kapag na-execute na namin in time. Gusto namin, sure na sure na bago namin sabihin. But ngayon, ang masasabi ko lang po is, yes, magkakaroon. Hindi ko na tala ilang sasabihin ko. Abot po sa COVID loss. Nawawala na naman ako. Tulungan mo ako. Do it, Kenny. Dito ako para sa'yo. Yes. So, bukod po sa Catholic loss, na sobrang masaya po ako. Then, ito po, meron po akong pinaplano na. Si Bianca, tinatawanan ako. Uy! Wait lang. So, yun po. But, actually, pinasok ko din po yung gasoline station. And I'm just so, kasi bata pa lang po ako, pangarap ko na rin po magkaroon ng gasoline station. Hindi ko alam kung bakit, pero sobrang masaya po ako na natupad ko po siya ngayon. And isa rin po yun sa mga pandemic baby na business na ginawa ko po, kasabay ng Catholic Laws. Yun po, and soon malalaman niyo po kung ano yung business na itatayo namin ni Bianca. Ganun din ko. Nautal-utal na naman ako. Ikaw kasi. Thank you. Salamat at Trixie. Pasensya na po. Okay lang. Nakatuwa nga kayo. Ayan, how about Jem? Ayun. Ako po, doing business is not new to me. Kasi before pandemic pa, I think way back 2017, meron kaming binuksan ng friend ko, dalawa lang kami na accountant, na dalawang bar dito sa Cavite. So, yung isa nag-run siya for 1 year, tapos after na nag-run siya, agad kami. Unfortunately, dumating yung pandemic. So, yung bars during pandemic, hindi siya talaga ina-allow. Tinry namin na maging resto, hindi rin siya naging feasible. So, nag-declare na kami ng bankruptcy and closure. Ngayon, hinihintay ko lang po this year na totally malip yung pandemic tsaka maging stable and magba-back to business ako. Ang gusto ko po kasing business natin, Trixie, yung magbe-benefit din ako. Since tamad ako maglaba, so I want to have a laundry shop. Laundry, yeah. Yan. Tapos at the same time, mahilig kasi ako magpamasahe. So either of the two is either laundry shop or a spa. Or combine mo na lang kasi they can, ano, di ba? Pwede pag mas maraming blessing. So, yung mga kinikita ko na kahit maliliit, iniipon ko lang sa for now. So, by first quarter of 2023, feeling ko I'm ready. Ayan po. So, excited din ako. Excited din ako para dyan. Ayan po. Thank you. Wow, good luck. Ayan. So, how about Miss Arlene? May plano po ba kayong buksan na businesses? I have, well, it has been more than a decade. I don't know if you're familiar with Mulak Melt. Yeah, I know that. Yeah. Siyempre, pampapa pa rin ang isang pamilya. Kaya kami puro malalaki. Well, I have two franchises of Mulak Melt. Pero tulad nga ng sinabi ni Jem, dahil sa pandemic, natanggal yung isa sa isang mall. Ayoko na silang banggitin. And I only have one left. Tapos, I have an online thing on Instagram. It's called Let Me Sell It PH. I sell anything under the sun. So if you want me to sell anything. Yeah, it's online. I haven't given it that much attention, but I will now that I don't have anything to do for now. I'll follow that. Let Me Sell It PH. Okay. No other plans yet. Okay. Yeah, thank you. How about si ano, 'di ba? Kahit bata pa si Lime. May mga naiisip ka ba? For now po, wala pa po ako naiisip ko ano po pwedeng ipang business ko. Kasi ine-explore ko pa po kung anong pwedeng ipang business. It's either sa food, sa product, or mga ganun po. And gusto ko rin po na maging sure na rin po ako sa magiging business. Abangan na lang po natin. Thank you. Okay, thank you. Yeah, how about Tyrone? Is Tyrone still there? Yeah. One thing na kung bakit medyo malapit sa puso ko si David is when I learned his role na he's a mechanic, he owns an auto shop. Eh, I myself kasi mahilig din ako sa kotse and our family business is also about cars, selling cars. So I think siguro next time, if given the chance and makaipon tayo na maayos, baka ituloy ko yung auto shop na ni David na
may auto shop ako sarili, may sarili akong mechanic shop. So yun, baka yun yung ipapagpatuloy ko next time. Okay, thank you. And so my next question is for Tyrone, Jen, and Lime. Ano ang favorite scene nyo ng characters nyo? And sige, Tyrone, since you're there, ikaw una. Siguro, yung isa sa mga favorite scenes ko is yung, I think, this for this week yet or for last week, yung nasa bar kami ni Richard, Rachel, and Lemuel. If napanood yun, because that scene was very light, was very, alam mo yung parang wala kami sa scene, parang kami nasa bar talaga, nag-aasara, nagkupantuhan lang, and it was very fun, it was a very light moment for me during the set. Mm-hmm. Thank you. How about Jem? Natatawa na ako kasi naaalala ko, hindi, I don't know kung umere ito, pero doon sa Mano Po, nagkaroon kami ng scene na I having an affair with a guy. Tapos, biglang dumating na gate crush si Irene at saka si April, si Bianca at saka si Pipalmo. So, meron sana kaming gagawing milagro. Unfortunately, dumating yung dalawang best friends ko. So, natatawa ko kasi, kaya ko siya naging favorite. Kasi nangyayari talaga siya sa totoong buhay. And nang nangyayari siya sa akin, na parang, oh my God, bakit naman ganyan? So, parang, paborito ko yung scene na yun kasi nakaka-relate talaga ako sa reality. So, totoo siyang nangyayari sa akin talaga. So, yun lang. Tapos, habang ginagawa namin yung scene na yun, tawang-takawa kami all throughout. Parang puro ad-lib na lang. Puro ad-lib na lang ginawa namin during that time. Tapos, nag-agree naman si Derek. O, ganito lang siya. Kinuwento lang siya. Tapos, ganito yung mangyayari. So, that was the memorable scene kasi bukod sa nakaka-relate ako in real life, tawang-tawa kami nung ginagawa namin yung scene na yun. Ayun po. Thank you. How about Lime? Yung memorable scene po para sa akin. Sa baboy. Yung sa baboy, yung sa commercial. Ito, kwento ko lang po kasi nahirapan po ako buhatin yung take kasi napakabigat po talaga. So, parang nakailang takes po kami dahil nga nagaan yung biik na hihirapan sila. Parang mittens po yung hawak ko. So medyo nahihirapan din po ako and nangangalay ako. And then, nung sa last sequence ko po doon, nabuhos ko po talaga yung iyak ko. Umiyak po talaga ako noon. And then, nung napanood ko po yung scene ko, naging worth it naman po yung hirap. Yung hard work na nagawa ko, naging worth it po siya. Nung napanood ko yung scene. Yun po. Wow. And how about Miss Arlene? Wala namang member, lahat kasi, before we take, lalo na kami ni Miss Pokey, sa dami ng kwento niya, minsan tuloy, nagkakatawanan kami, nagte-take two. Kasi nga, tamang-tawa ako sa kanya, nagte-take two, and there are plenty scenes na ganyan ang nangyayari beforehand. So those are the memorable ones that I will not forget, ever. Mm-hmm. Okay. Sige, for my last question for Bianca and Ken, and dahil nga Mano Po Legacy, so ano ang gusto niyo maiwan na legacy sa mananood? Ikay ka muna. Siguro ako personally, ang gusto kong maiwan ng Mano Po Legacy, Her Big Boss, na legacy sa mga manood is siguro yung legacy ng kasiyahan. Kasi this is the first ever story po ng Mano Po na light na comedy na family oriented pero on the comedy side. So this is yung unang story na gano'n ng Mano Po of all the stories that it has released, even the ones in the past. So gusto ko maiwan namin yung mark na naging na nakapagpasaya kami ng mga tao na kapag pinapanood nila kami bilang isang Mano Po na storya, kami yung magaan, kami yung nakakatawa, kami yung halo-halo yung naramdaman nila na saya, lungkot, inis, yun, yung legacy ng pagiging masaya. Mm-hmm. Yan. How about, Ken? Yes po. Yeah, same thing. Sinabi ni Ms. Rosales Monteverde po sa amin noon na this is the first Mano Po na pure romantic comedy. So for me, that's a history already. That's a legacy already na may iwan namin
ni Bianca at ng buong cast ng Her Big Boss na sa pagtagal ng panahon, may pagmamalaki namin na nakagawa kami ng mano po. At ang maganda pa dito, first time na gumawa ng mano po ng romantic comedy. And it's us. It's Her Big Boss family. Wow. Ayan, so nakaka-excite. Finally, matapos na. Yes po. Ayan, so, again, congratulations sa inyong lahat and looking forward pa sa mga susunod nyo na, di ba, serya dito sa GMA. Thank you po, Miss Trixie. Thank you so much. Ayon, from jobonsol.net, si Miss Josephine Bonsol. Miss Jo. Hello po. Good afternoon, Sir Elmo, Ma'am Tin, to the cast of Mano Po. Maraming salamat. Congratulations po sa inyong lahat. Siguro isa na lang po yung tanong ko dahil last question na ako, no? Ang tanong ko po sa inyong lahat, let's call first. Isa-isa ko na po ang tawag. Isa lang po yung tanong, no? Kung itutuloy pa ang kwento, anong gusto mong gawin ng character mo? Let's start po with Jem Manikad. Ano ba? Kung itutuloy ang kwento ng Mano Po Legacy, Her Big Boss, ano ang gusto kong gawin ko? Gusto ko namang ma-encounter ang office ni Sir Richard Lim. Kasi nakikita ko, watching the Mano Po every day, pinapanood ko, sabi ko, ang saya-saya nila sa opisina. Kasi kami, outside office kami, may outside world si Irene. Kami yung kasama niya. Masaya din naman kami. Pero gusto ko kasi ma-feel yung corporate, yung nasa business. Meron akong boss na sinusunod, align lahat, coordinated. Parang gusto ko ma-feel yung energy ni Sir Richard, yung pagiging OC niya. Titignan ko kung paano ako makaka-adapt doon sa story nila sa office. So parang it's very exciting to me. Kasi maingay ako eh, maingay. Flamboyant and loud yung character ni Solene. So gusto ko maramdaman yung pagiging tame sa office ni Richard Lim. Ayan po. Kung pipihitin lang at mabibigyan ng chance. Thank you po. At para sa nagmamadali may shoot pa, si Miss Bianca Umali. Hello po. Grabe sa nagmamadali. Pero yes po. Siguro kung itutuloy yung story, siguro gusto ko po for Irene na ma-travel naman niya yung buong mundo. Kasi isa yun sa mga hindi niya nagawa. She was supposed to fly to Australia and continue and finish her life there with Nestor. But then, even though gusto ko sana pag tinuloy na kahit na hindi niya napag-desisyon na tumuloy sa Australia for good, gusto ko na ma-travel niya yung buong mundo. At sa pagta-travel niya na yun sa buong mundo, sa iba't ibang lugar, matututunan niya yung iba't ibang aspeto niya sa buhay at mas makikilala niya yung sarili niya. Doon niya mas mabubuo yung kung ano ba talaga yung gusto niya at kung sino siya. Congratulations, Miss Bianca. Ang ganda ng iyong eyeshadow. Bibit-biting ko yan. Salamat po. mga brilyante po oo, yan. Oo, mamahal. Ikaw lang nag-makeup, B. Hindi. Thank you, Miss Bianca. Sa pansin ninyo. Thank you po. Congrats! Beautiful! Miss Thank Sir Tyron. Siguro kung matutuloy itong storya na to, sana ang hiling ko kay David is mahanap niya yung dawan naman niya. Kasi to this time, parang lahat ng, parang yung, ano tawag dito? Yung parang happiness niya towards his best friend's love. Puro doon lang eh. Wala yung parang sa sarili niya na sariling love naman niya. Love, sariling kamahalan naman niya. So if ever matuloy, sana mahanap niya rin yung the one niya. Yeah. Si Miss Arlene Mulak. Thank you, Tyron. Kung matuloy ito at mag umisang taon ito, gusto ko sumama kay Irene kung saan ba siya pupunta. Kung saan bansa yun, sama kaming mga kamag-anak niya. Yun ang pinamaganda. Thank you, Miss Arlene. Miss Lime. Kung matutuloy po itong storya na to, siguro gusto ko pong ma-encounter na makita ni Marla yung idol niya na si Men Mendoza.
parang gusto ko makita yung magiging reaction niya when she met her idol. Ano kaya mangyayari sa kanya? Kikiligin ba siya? Maiiyak ba siya sa excite? Mga ganun po. Gusto ko po yung mangyari kung matutuloy po yung story. So, congratulations, Lime. Ken! Hey, Ate Josephine. ang gagawin ko po ay una, hanapin ko po kung sino yung tunay kong nanay. Kung sino yung tunay kong ina. Dahil hindi ko po siya nakita at nakilala sa kwento po. And also, pakakasalan ko si Irene Pacheco. It's either China, Taiwan, or Hong Kong para may taping lahat sa ibang bansa. Tapos lahat ng kamag-anak ni Irene Pacheco, dadalin ko, pati ni Richard Lim, lahat, pati mga kaibigan, para si Miss Cosel, sumakit yung ulo sa gastos. Sa sakit ng ulo ni Miss Rosel noon. But really, nag-joke kasi ako kay Miss Rosel noon, Ate Josephine. Sabi ko, Miss Rosel, punta tayo sa ano, Miss Rosel? Sa Taipei o kaya sa Hong Kong, nag-shoot tayo doon. Sabi niya, sige, akong bahala. So baka mamaya kapag gumaba pa yung storya ng Mano Po, malay mo matuloy nga yung sinabi ni Miss Rosel, di ba? So yun ang gagawin ko. Pakakasalam ko si Irene sa China o kaya sa Hong Kong or sa Taiwan. Kasama buong cast. Ayun, congratulations. All the best, malay mo. Ituloy ni Miss Rosel. Diba? Opo. We're all going to be so happy. Congratulations po and maraming salamat. Thank you, sir. Thank you, Sir Elmo and Ma'am Pien. Thank you. Ken, pag sinabi mong sabihin mo rin na mga social media isasama para may mga BTS. Oo, may mga BTS. Siyempre po kailangan isasama. Yun. Isasama sa Hong Kong o sa Taipei, ganun. Yes po, of course. Bago tayo maghiwa-hiwalay, kuha tayo ng resibo na magkakasama tayo sa isang groupie ang gagawin natin. Please open your cameras po para maayos natin to. Isang magandang alaala na magkakasama tayo this afternoon and good luck para mamaya sa ating big finale tonight. Okay? Ready? Ready po. Smile tayong lahat. Ready? Wait lang. Ano ba to? Wait lang ha. Wait lang po. Pasensya na po. Okay. Ready? 1, 2. Isa pa. Para ano. Pang ano natin. Ano yan? Gayun lang ready. To. Ready? Dapat magazine. Ayan o, diba? Already. 1, 2. Thank you very much, everyone. Good luck. Thank you so much. Bye. Bye-bye po. Salamat po. Bye. Bye, guys. Hi, missing you. Paala mga bata. Hi, Ken. Bye po. Bye, Jem. Bye-bye po. Salamat bye, Jem. Po. Hey Dom, thank you. Din, may papadala ako yung ano.